Now, as we reported earlier, a number of casualties have been reported in Aguncillo town. That's in Batangas. We'll now speak with the town's Vice Mayor Daniel Reyes. Vice Mayor Reyes, magandang hapon po. Thanks for joining us today. Magandang hapon, ma'am, sa inyo po. Okay, kanina po naibalita namin meron daw pong lima na napabalitang namatay dyan sa Aguncillo. Yes, ma'am. May confirm po kami na sa ngayon po, nasa 8 na po siya. 8 reported dead in the town of Aguncillo. Paano po sila namatay? Sobrang lakas po nung baha at natrap po sila dun sa kanilang tahanan. At yung iba naman po, habang papaalis sila, nasalubong po nila yung baha. So, can we categorize them as drowning victims? Nalunod po? Habang papaalis po sila, ma'am, nadala po sila ng baha. Mm-hmm. Ngayon nyo lang ho ba nakita ang ganitong klaseng pagbaha at pagragasa ng tubig dyan po sa Aguncillo, Vice Mayor? Yes, ma'am. This is the first time, ma'am, na nagkaroon ng ganitong kalakas na pagbaha. Mm-hmm. Considering, ma'am, na may lawa kami na doon naman pumupunta ang baha. So, yun po ang hindi namin na-predict na pwede siyang mag-iba ng course yung baha po. Mm-mm. At saka yung sa Lemery kanina, no, meron kaming nakausap ang aming correspondent si Jeff Caparas. Pinakita niya yung kapal ng putik na nandun sa Lemery. Ganun din ho ba ang sitwasyon dyan sa Aguncillo? Yes, ma'am. Magkatabi lang po kami. Kaya halos yung pinanggalingan din po, halos magkakatabi lang din po yun. Lumambot po kasi, ma'am, ang lupa doon sa taas. So ang tendency ay mawawala po yung mga puno. Yung lupa po sumama sa baha. At yun po yung pumunta rito sa mga kabayan. So may illegal logging activities ba dyan? Wala, ma'am. Wala naman po kaming dito. Ang mga puno po is yung natural na mga puno. Oo. Na kasama pa ang ugat, ma'am. Oo. So paano ho kaya yan? Because kung pagbabasihan po natin kung ano nangyari po dyan sa Aguncillo dahil dito kay Christine, ang sabi ng mga eksperto, Vice Mayor, ay hindi ito yung pinakahuling pagkakataon na maaring mangyari po ito. Bilang Vice Mayor po, ano sa tingin ninyo ang pwede niyong gawin para naman na may fighting chance kayo, kumbaga, kapag dumating ulit ang ganitong klaseng bagyo sa inyo pong sa Aguncillo po, Vice Mayor? Yung mga nasa low-lying areas, ma'am, na malapit sa lawa, yun po, ma'am, ang aming gagawa ng paraan paano namin sila mailipat sa isang mas safe na lugar. Ano po? Oh, napakarami po nun, more than 20% po ng population ng Aguncillo ay nakadepende po dito sa malapit po sa lawa ng Taal. At ilang hanap buhay. Oh, meron po kayong paglilipatan? Yun po yung inaayos namin kung saan po pwede. No? Kasi po ang Aguncillo is danger zone na po ang lahat. Eh. Ang buong bayan. So yun po yung arali namin kung paano po. Or mapatigil man sila dun sa mas mataas-taas po na lugar. Mm. Kamusta po ang lagay ng power dyan? Power situation, communication situation po, Vice Mayor? Medyo mahina pa po ang signal. Then yung kuryente po na Batelec po ang nagpo-provide, wala pa po sa kasalukuyan. Water po, wala pa rin. Yun po ang situation po sa ngayon. Pero ano po ang sabi ng Batelec sa tubig po, kailan po ma-restore? Marami pa, ma'am, inaayos din sila na mga poste po na nagbala sa daan. Mm-hmm. So after po na magkaroon sila ng clearing, yun po yung time para magbukas na po sila ng kuryente. Same with sa water po. May areas naman po na sa population area na provide po nila kanina. Yun lang pong iba pa, wala pa. Sa tansya niyo po, mga dalawa, tatlong araw? More than, ma'am, I think, yung ng kuryente. Kasi ang dami po, ma'am, na mayroon po kaming dalawang barangays na hindi po namin. Kaya by lake po namin or by water po namin napupuntahan ngayon. Oh, wala namang isolated areas? Considered na po namin isolated itong Bilibinwang and Banyaga kasi po kailangan by lake na po namin siya puntahan. Oo. Ilan po ang residente na nandun?
More or less po, mga nasa 5,000 po. 5,000. Meron ho ba kayong kailangan pa, Vice Mayor, samantalahin nyo na po ang pagkakataon para manawagan? Humingi po kami ng tulong sa pwede pong makatulong sa bayan ng Agustillo. Kailangan po ng pagkain ng amin ng mga kababayan. At dun po sa DPWH, kailangan din po namin ng mga equipment para po sa agaran pong pagbubukas po ng mga kalsada. Yun lang po. Meron na po ba kayong mga relief goods na natanggap mula sa DSWD? Sa ngayon man, wala pa po. I think on the way po ang sabi sa amin ng aming congresswoman. On the way po yung mga tulong po. Mm-hmm. Kung mabibigyan niyo ho kami ng numero, ilan po ang mga residenteng apektado dyan sa Agoncillo? Ang nasa evacuation po namin ngayon, more or less po, nasa mga 2,500 sa eskwelahan, sa aming evacuation centers, at yun po mga bahay, mga nasiraan po ng bahay, nandun po sa kanila mga barabarangay po nila. So, yun po yung pinadalan din po namin ng pagkain. Mm-hmm. Okay, so you're in need of food, you're also calling on the DPWH, water po. More than a week no, or more than 2 to 3 days no, ba ang tansya nyo bago maibalik ang kuryente at ang tubig, pero hindi po nangangahulugan na back to normal na kaagad-agad. Yes, ma'am. Tama po. Okay, so we're going to have to leave it at that. Vice Mayor Danielle Reyes, he's the Vice Mayor of Agoncillo, that's in Batangas. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Thank you very much, ma'am. All right, the Vice Mayor there reporting to us as well that there are now 8 confirmed deaths in the town of Agoncillo alone. A number of those, 8 were reported to have been stranded in their homes. They were stuck in their homes, and also a number of that as well, when they tried to flee their homes, were taken away by the flood waters. There are 2,500 currently in evacuation centers. The Vice Mayor there calling for food and water, and for the DPWH to help them in their clearing operations.